Ituloy na po agad natin, Nelson, mga kababayan. Excited po kami na ito yung mga kapanayam. Ang tagal natin hinanap ang contact nito para malaman makausap. Po. Mm-hmm. Makausap natin. Ang butihing gobernador po ng lalawigan ng Sikihor. Ayan. Si Governor Zaldy Villa ang atin pong makakapanayam. Gob, napapanood ka po ngayon sa Net 25. Napapakinggan po sa Radyo Agila. At maging sa YouTube at Facebook Live namin ay mapapanood din po kayo. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Mayong aga, Gob. Gob Zaldy, mayong aga. Yeah, good morning. Good morning, kapatid Jen, kapatid Nelson. Good morning. At saka mga kapatid ko dito sa Sikihor, good morning. Kamusta po muna kayo, Gob? At kamusta po ang ating buong lalawigan ng Sikihor? So far, so good. Zero pa kami. Even last yesterday afternoon, tiningnan ko yung records with, together with my IPHO. Kasama ko sa IETF, tiningnan ko yung records, still we are zero COVID. Opo. Right now. Gob, alam nyo, yan ang nakapagbibigay ng dahilan kung bakit kami napatawag sa inyo. May mantakin nyo, alam nyo po ba sa araw-araw na balita namin dito sa Net 25, binabanggit po namin yung mga probinsya sa Region 7 at laging huli, nakalagay doon, Sikihor, zero. Ano, ako po, pagka, ano kaya ang sikreto? Ano kaya meron sa Sikihor? Bakit hindi po pumapasok ang COVID? Kong, Gob, siguro ipaliwanag nyo, ano ba mga best practice na ginagawa ninyo? Bakit itong virus, sabi ng Pangulo, virus ng COVID, hindi po nakakapasok sa Sikihor? Again, good morning everyone, mga kapatid ko. Number one, yung bakit hindi pumasok, because I think with the Lord's blessing, number two, yung kuan namin, very strict ang implementation namin dito sa Sikihor, especially our frontliners and yung contact tracer. Yun ang ginawa namin dito sa Sikihor. Mhm. Ay, Nelson? Apo. Hindi ho ba nakaapekto sa inyo yung ano, yung mga nagbabalik probinsya? Ibig sabihin, yung mga galing Metro Manila na naipit, yung mga locally stranded individuals, meron din ho bang mga pumunta o bumalik sa Sikihor, Gob? Marami na. As of yesterday, we have more than 1,000 na ang LSI at saka including the OFW. Pero sawa ng Diyos, hindi kami pinapasukan kasi we are always alert. Yung ginagawa namin na once they arrive, kasi unti-unti namin pinapasok sila through our entrance pass. Kailangan talaga, ako lang ang magpirma sa entrance pass dito eh, kaya nga maingat at maingat tayo dito sa probinsya. Apo. So, yung hindi taga-probinsya, hindi talaga namin muna pinapasok. Uh-huh. Yung taga-probinsya lang, yung LSI at saka OFW. Yung kuha namin, nag-dry run kami. Yung nagpapasok na kami, nag-dry run muna kami doon sa pier, nasunduin talaga upon arrival sa pier. Susunduin na namin sa mga frontliners, tapos dadalhin sila sa holding area namin, yung bagong hospital na hindi pa nagamit, hindi pa na turnover, pero ginamit na lang namin. Nag-request kami ng DOH kahit wala pang turnover, ginagamit na namin for the holding area before they will have their swab test and PCR. Ayun, no, sistematiko pala ang pag-uwi nila, ano po, kaya hindi sila, kung meron mang dalang virus, ay naiwasan muna, no, na makapasok sa probinsya po ninyo. Gob, ano, yes. Kumusta po ang Sikihor ngayon?
normal po ba yung mga pamumuhay sa kasalukuyan? Yung pagpunta ng palengke, kasi walang may COVID eh. Ibig sabihin, walang mahahawa. Gob. So far, normal talaga dito sa Siquijor. Pwede makaikot, walang pa. Mm-hmm. Hindi na kailangan yung pass from the town to other town. Mm-hmm. Walang pass namin ditong ginagawa. Normal talaga pupunta ng palengke, but ginamit talaga namin yung social distancing. Ayun. At saka yung face mask. Face mask po. Oo. Yung pagpasok ko ba ng turista, kasi ang Siquijor ay sikat na sikat dyan sa ano eh. Napakagagandang mga... tourist destination. World class eh, di ba? Ang karamihan dyan na nakapupunta, dayuhan, mga Pilipino, hindi masyado eh. Gob, kumusta ang ano? Alam namin, may restriction, pero kumusta dyan sa Siquijor po? Actually, nakakatawa naman eh, dahil... sa ngayon, hindi pa kami nagpapasok ng mga turista. Mm-hmm. Actually, kasi we are protecting the 106,000 residents of Siquijor. I'm protecting. So, pero may naiwan dito. Kasi yung pag-lockdown namin, yung mga ambassador like ambassador ng Canada, ambassador ng Australia, nag-email sa akin na... kukunin na nila yung kanilang na-lockdown dito sa Siquijor. But yung naiwan dito, ayaw talaga. Ayaw umalis. Ayaw umalis yung 186. In fact, yung tatlong Russian dito na kaibigan ko dito sa Kapitulyo nga maglaro ng tennis, galit na galit. Although he's already my close friend, galit na galit sa akin dahil bakit pauwiin siya? Wala akong magawa dahil yung ambassador my close friend, pangalawang beses na pumunta dito yung ambassador ng Asia, inaanap talaga sila. Gusto talagang pa na kinuha sila ng private plane dito kahit tatlo lang sila. Hinanap talaga yung mga kababayan nila. So, galit na sa akin dahil bakit daw pauwiin siya na he is more, they are more safe here in Siquijor. Iyan nga po. Kaya nga itong almost 200, I think 196 yung record namin na turista, hindi umuwi. Nandiyan pa rin. Nandito pa rin kasi they are more safe here in Siquijor. Makaikot-ikot lang sila. Kakainggit. Kasi sa awan ng Diyos, wala naman tayong dito, virus. Jen? Kasi nga naman kung pauuwiin sila, kung bibiyahe sila, sasakay ng aeroplano, o kaya pupunta sa mga bansang kinaroroonan, baka sa bansa nila, may mga positibo ng COVID dahil sa Siquijor. Zero. Kung diyan mag-stay, safe sila. Wala silang sakit. Walang COVID eh. Oo nga. Yun ang kwan eh. Kahit yung Russian na email sa akin, mabalik niya sila. Hopefully, sabi ko, after the COVID. Pero may masamang kwan na... bakit pinauwi siya? Opo. Pero ngayon, Gob, mula talaga nung nagsimula ang COVID sa Pilipinas hanggang ngayon, zero talaga kayo. Wala pong person under monitoring, person under investigation, o ano pa man, Gob? Meron nga, kunti lang yung POM namin. Mm-hmm. But we adhere quarantine. Yung pumasok, yung LSI, doon sila sa holding area, magsa-swab test pa sila, PCR pa sila, tapos i-quarantine namin for 14 days. Wala kaming kwan, hindi pwede kaming home quarantine, talagang doon talaga sa designated quarantine area
dito sa city. Ayun. So yung hung LSI na yon at saka yung mga OFW na pinauwi, after 14 days, naging safe na po sila, Gob? Be free. Yung isolation area. Aha. So ngayon ba mayroon kayong rekomendasyon sa IATF? Siguro na at least yung mga hakbang na ginagawa ninyo para ma-duplicate naman po sa ibang mga probinsya, Gob, kasi napakagandang halimbawa po nito. Gob? Actually, I am very thankful to the dito sa mga tao sa City Hall. Kasi all my executive order, they will follow immediately. Nagpasalamat ako sa kanila that they will follow my order. They will follow my executive order. Bagay, tama yun. Minsan talaga nasa sa leader, Nelson. Mm-hmm. Ano pa po ang mga pinaplano ninyo kapag ito po ay talaga, sabi natin, may bakuna na, nawala na po ang problema. Ano ang mga plano ng City Hall para makakuha tayo ng oportunidad at itong magandang halimbawang ito ay malaman po ng buong bansa, Governor? Kung pagkatapos ng lockdown, right now, yung mga tao, bumalik sila sa farming, bumalik sila sa fishing to sustain their livelihood. Pagbalik na sa turismo, and in fact, magawa kami ng economic zone dito to have more jobs for Asikiyod noon. Especially po yung mga balik probinsya na makatrabaho sila dito. Hindi na pumunta sila sa ibang bansa na magtrabaho. Gob, curious lang kami. Ano bang main product na galing po ng City Hall? So far, wala kaming main product. But we have the best, yung baka dito sa City Hall. We have the best baka here in City Hall. In the whole world. Tested na ito Beef from the yan, beef. Department of Agriculture. Yeah, beef. Yung beef namin dito. Paki-expound nyo, bakit naging best beef in the world? Akala ko, kayo ba nagpo-produce ng Wagyu? sabi nila, from the agriculture, yung buwan nila, mas maganda pa yung local beef namin dito sa City Hall kaysa Angus beef. Wow. Sabi nila. Yun talaga. At least ngayon, Gob, nakakatuwa. Before the lockdown, happy ako kasi... Sige, tuloy niyo po explanation niyo, Gob. Tuloy niyo po. Actually, i-explain ko lahat kasi ito, lumalabas naman ito sa RDC, Regional Development Council, in which hindi ko talagang alam kung yung before sa lockdown namin, we have the lowest poverty incidence in the whole Philippines right now. So from when I become a governor in 2013, yung poverty incidence namin dito sa City Hall is 49.7%. Ba, halos kalahati. But last year, that was a 2018 survey, and lumalabas in last year, 2019, we have only 7.2%. Wow. From 49 naging 7%, Gob? Yes, 49.7 down to 7.2%. Grabe. And our national poverty incidence, if I am not mistaken, it's a 12.3
8%. Mm-hmm. So we are the lowest in the whole Philippines. Opo. I'm very happy yung pagtrabaho ko dito sa Sikihor. It's a big sacrifice for me. Iniwan ko ang pamilya ko sa Cebu. Mm-hmm. Tapos I helped so much for Sikihor noon because of the love of Sikihor. Uh-huh. Eh pero paano po ngayon, Gob? Walang turismo. Sa tingin ko, ito yung mas maraming kababayan tayong nakinabang sa turismo sa Sikihor. Mm-hmm. Para umangat ang buhay. Eh pero wala akong turismo, Gob eh. Walang hanap buhay. Mm-hmm. Kaya nga yung mga tao ngayon, pinagawa ko na lang ng backyard farming. Yung walang ginagawa, backyard farming sila para may ma-harvest sila. Apo. At saka yung mga lalaki nag-fishing ulit, nag-doon sila sa dagat para ma-sustain nila ang kabuhayan nila. Ayun, oo. Mm-hmm. At sana nga mag-normalize na dyan, ano? Oh, bigla akong na-excite, mm-hmm. Parang alam nyo, Gob, ha? Gusto ko matapos ito, unang-unang ko pupuntahan ang probinsya ng Sikihor. At matikman yung baka na yan. Opo. Kapatid Nilson, I will invite you. Opo. I will invite you. I'm so happy with your religion, especially Opo. That help, it helps me a lot when I am a candidate for governor. Thank you so much for your for helping me. Opo. Anyway, Gob, siguro sa ibang araw at iba pang mga topic, interesado pa po kami matalakay at papag-usapan ng probinsya ng Sikihor. Siguro ang palatuntunang ito'y gagawa din po ng mga hakbang para kahit paano ay makatulong din po sa inyo, maipromote natin ang probinsya. At ano pong mga bagay na pwede pong maitulong, no? Gob, baka meron kayong mensahe sa mga Sikihor noon at sa ating mga kababayan, gaya po ng practice na ginagawa nyo dyan para hindi po makapasok ang COVID sa inyong probinsya. Yeah. Good morning, everyone. Especially my province mate, Sikihor noon. Sana we will sustain our zero COVID and especially magsama-sama tayo sa hirap o ginhawa dito sa Sikihor. We will just wait anyway once our lockdown. I could promise our tourism will be back within 6 months once our lockdown is open already. And I promise to you, to the province mate, my province mate, that we will have more jobs. We will have more jobs in the coming years because we will be opening our airport. We will have a complete equipment of our new hospital, and we will have our economic zone for the light industry because now we are into tourism, but we have to have a light industry to have more jobs for us here. Mm-hmm. And thank you very much for helping me so much that nagkaisa tayo dito sa probinsya with the Lord's blessing that zero COVID pa tayo ngayon. Thank you so much. Ayun. Mga kaibigan, ang atin po nakapanayam, maraming pong salamat, Gob, ano ha? Si Governor Zaldy Villa ng lalawigan po ng Sikihor. Magbabalik pa po ang saganang mamamayan. Thank you, mga kapatid.